Bilin ko Diyod, again, as we discussed before, kung ano mo na itong Biblia. So as civil engineers, as unsa pang discipline, as architectures, and even electrical engineers and mechanical engineers, kanang ang atong national building code mo gini atong panangga sa murag rules and regulation mo ni atong hintay na mo reklamo or na ay na magbinuang murag sayo patong design or unsa ba hintay ang building official murag gisuporta sa atong design or na ay mga impose yung mga penalties or unsa ba na pwede tamo tanaw sa atong national building code para tanawon kung sakto ba na siya or dili. So as students dapat yun na to ni Tunan Jud. So dapat so ito tahan eh. Okay. Okay na mo, nadunggan rako. Okay rako kong tingog, di ko putol-putol maka... Okay, sige, sige. So again, ang National Building Code, this enforces uniform standards and requirements on building design, construction, use, occupancy, and maintenance. So in line with the policy of the state to safeguard life, health, and blah, blah, blah. So again, this is a set of rules pertaining to the construction of all building projects here in the Philippines. So in short, if you are going to build something, you better make sure that the materials and the actual process of the construction should be in line with the provisions on this code and other referral codes or referral codes, meaning katong ask kita civil engineers ang referral codes sa National Building Code na to kay ang National Structural Code of the Philippines. So later on sa inyong pag sa atong masisgutan siguro na to gamay sa atong course or sa atong subject pero more on sa inyong designing ni. So sa mga design subjects ninyo masisgutan yun ang NSCP. So ani sa National Building Code katulagi nga murag bisan gani dapat magod ang National Building Code po dapat masabot po sa mga civilians not only sa mga kita nga engineers po pohon makasabot po doon ang civilians para kibawa po sila sa ilang mga kanang standing sa ilang pagama og balay. Okay, again, this was issued on February 19, 1977 by Ferdinand Marcos, compiled by the DPWH, and yeah, Ministry of Public Works, Manasa, so na, dito din ako mo detalye sa history sa DPWH. Then, on 2005, revised siya. So, i-revise siya, ibutangan sa implementing rules and regulations. As I said, National Building Code kay murag general ra kayo. So, murag gi-detail na siya specifically, gi-detail na siya nga, murag specific kid kayo ang pag-detail sa IRR. So, muna pagbuhat sa 2005. So, again, wala pa ko nakapost ano, no, sa atong IRR. Wala pa ko nakapost sa Osaka, sa reference sa atong Google Classroom. But I will send it this tonight, okay? So maka-search mo po muna noon. Okay, next. So again, what's in the National Building Code? So of course, para makibaw ta sa unsa man to? Unsa to ato Jason Bantol? Ah, unsa man siya? Okay, sige, sige. Okay, sorry. So what's in it? So National Building Code again, para makibaw ta unsay nasa usa ka libro dapat makibaw ta sa atong table of contents, no? So mo na atong tanawon gyud kung natay pangitaon yung mga chapter or mga kanang gipangita nga excerpts sa usa ka book. Again, ang atong National Building Code na siya ay 21 rules or chapters. So it begins with the general provisions down to the transitory and final provisions. So kung makabantay po mo, naapoy mga butang diri nga more dili na kayo magamit. Like photographic X-ray films pito. So murag wala naman kayo nagamit. Dili na ito magamit sa itong course ba? So, kinta yung photography and x-ray films. Murag specific na ba ito kayo siya? So, pwede na ito na dili itakol. So, dili tanan na ito itakol ang National Building Code. Kato na mga importante. Okay? And also, ang National Building Code, National Building Code of the Philippines with its IRR, na po siya yung mga forms, ana. So, na yung mga building permit forms, mga ancillary forms, ancillary permit forms, so na mga structural permit, unsa pa na mga forms na atanan diri. So, para nga maswito mo pohon, kay langan ka ng kung kamo mga civil engineers na po, kailan makibaw po mo ani mga form, dapat hibaw mo fill up. So, dapat swito na mo, kana familiar na mo sa unsa mga purumana. Okay? Nanapod na siya sa ang PD1096, ang Presidential Decree. Good. Again, ang kining PD1096, kuha lang yun, mura siya nga
mag-lobe ito, mag-memorandum lang. So, murag explain in detail agad siya sa National Billing Code of the Philippines with IRR. So, mula na siyang pasabot. And naapod ni nga libro, kayong 2018 edition, naapod na sa RA 544 and ang RA 9266. So, Rule 1, ang general provisions, na 6 ka-sections na siya. And of course, gi-mention niya ang title. So, blah, blah, blah. More, basically, gingon lang niya nga mo niya ang revised implementary rules and regulations of the National Building Code. And Section 102, declaration of policy. Basically, igo lang niya gingon nga kining code kay para ni sa safety and regulations sa magama ka o building ani Philippines, blah, blah, blah. And here you go. So, atong scope and application. Sorry ha kung paspas kay ko kay mura gyud dali po gamay. Okay ra maka akong speed. Naka kung namin mo asabtan, pwede to balikan and ina lang ko. I-call out lang ko. Okay? Class, okay ra ha. Hello. Okay. Sige. So, ang scope and application, unsay maapila ni nga code, unsay gamiton ani. So, first, ang this covers various disciplines. Of course, ang architectural, ang civil, ang electrical, mechanical na cover na sa atong code. And ang atong code pod not only limited siya sa mga new structures nga construct. Apil pod ang mga existing structures without building permits. So, kung naka existing structure nga walay building permit, kailangan lukatan gyud nato na apil gyapon na sa pamalakad sa atong National Building Code. So dapat na nga imong i-register, imong kuan og permit, ania mo bayad sa fees. And also the approved referral codes. So dapat inline ang atong referral codes like the NSCP, like the Fire Code of the Philippines, like the Sanitary Code of the Philippines, like the Architectural Code of the Philippines, dapat inline na sa atong National Building Code pod. So kini pod nga referral codes dapat moagi na sa DPW Secretary. Ang atong DPW Secretary would be mentioning him or her later on. Okay, so general building requirements. So there are three basic requirements. Dapat safe, environment friendly, and proper maintained ang atong building. So safety meaning sa pag-construct sa building, and afterwards, safe yun dapat siya. Environment friendly, dapat ang paggamit nimo sa materials, ang ang imong gigamit nga materials ana or ang pagway sa imong construction dapat environment friendly pod. Like example, sa una gyud nga panahon ang atong mga building, ang atong mga concrete buildings ang gigamit niya kay mga kanamito mga kakolumber, kana mga lubi ba? Lubi ang iyang scaffoldings and formworks. Karon, usually ang gigamit sa atong scaffoldings kay mga GI pipe na ngano man. Kay ang GI pipe kay reusable. Ang atong mga kakolumber sa una, katong mga lubi, kanang mga 3 to 4 uses, ilabay naman siya. So sayang kaayo bito ang kahoy. Mura bito, medyo strict naman ang DNR karon nga. Gani, kung magputulog ka og kahoy, especially ang mga kanang coconut, mga mulabi, mga yakal, ang lisod patuboon, dapat nakamulukat og permit. So it's harder today. So karon ang gigamit na karon kay mga GI pipe. Of course, ang GI pipe pwede na ma-reusable. So kintay GI pipe, yung building gigamit na rin, pwede ni muna dalhon sa usa ka lain nga project pa jud. So dili lang siya. So again, usable siya. Next, properly maintained. Of course, ang atong building dapat dili lang ta muundang o paayo ana or tarungon sa pag sa during the construction. Dapat po after po dapat sanitary and good working conditions siya. Section 105 of the National Building Code is the site requirement. So first, the site should be sanitary and hygienic. So dapat limpyo yung site. And next, the second site requirement would be the especially for the buildings intended for human habitation. So dapat layo siya sa shores nga murag na tsunami or dapat nga murag na pollution bitaw, dapat layo ang imong site ana. Kunya kintahay example kana mga volcanic site, kintahay sa Mount Mayon ka Mount Taal. So na sila specific nga radius ana nga dapat ana ra ka maka-build sa imong building. So mo na ang nasa site requirement pod sa ato National Building Code. Moving on sa Rule 2 na ta. So the Rule 2 is administration and enforcement sa itong National Building Code. So it has 16 sections. So medyo taas-taas ni siya.
Okay, so section 1 is the responsibility for the administration and enforcement. So basically ang giingon lang ani kay kinsay mo administer, kinsay mo enforce sa balaw sa National Building Code. So naa na tanan sa atong DPW secretary. So siya mo impose sa penalty, siya mo enforce sa provisions of the code. Okay, so of course ang atong secretary dili niya makayog isa ra isa, so muhire sa technical staff. So mo na ang atong National Building Code Development Office or NBCDO. So mo ni ang iyang mga functions. So first the office would assist the secretary in the administration and enforcement of the provision of the code and its IRR, so self-explanatory na. Next, review, evaluate and take final actions. So sila moagi nila ang mga legal problems sa nga maagi sa paggama sa billing or paglukat o billing permit. So naa nila ang murag for approval bitong nga paggama para sa secretary. So sila may evaluate o sila may mo review sa mga pros and cons sa paggama ng nga billing. So next, the office would conduct seminar and workshops on the code, about the code and its IRR. So so again, special finance problem na. So ang office mo sila dapat ang handle ana. So dapat po na siguro kintay na si private nga companies dapat kanang approve nila or approved office approved na sa NBCDO kung na mga private nga entities nga mo conduct og seminars or workshops. Next is undertaking such other duties vested called by the secretary. Section 203, muna yung general powers and functions of the secretary. So, in this picture, na ang atong DPW secretary, siya si Mark Villar. Are you familiar with Mark? Sir Mark? Familiar muna niya? Hello, class? Yes, sir. Yes, si... Kinsa may amahan niya? Kailan mo? Manny Villar. Okay, si Manny Villar. Oh, Manny Villar. Kinadatuan. That's so bito. Malindot pa ng mga vlog bito. Dili pa siya. Like itong Slater, abot tungtan o ba mo ng mga vlog ni Slater yung kuhan kayo. Kanang nindot kayo ang pagbuhat po niya na. Or nakidagan malearn bito. So, kini si Mark Villar. Si Mark Villar, anak ni Manny Villar. So, I think he is the richest man in the Philippines. Yung mother po si Senator. Kina na. Si mama ganin niya. Kasi mama niya bi. Cynthia Villar, oh, kato magama og sa division sa Mars. Oh, mana siya? Magama sa division mito na siya bisan asa. Like David. Mga kahog, siya tagiya sa Camellia Homes. I think you're familiar with Camellia Homes. So, yung function kay first mo formulate of policies and plans, standards and guidelines. So, siya mo gama sa rules, mga bagong rules, bagong guidelines, ang secretary mo gama na. So, kung ka ng mga guidelines niya, iyan ang issue through memorandum circulars. So, memorandum circulars mo na ang mga murag mandate na niya bitaw. So, iyang ipasa na sa mga offices through memorandum circulars. Murag bitaw, murag nag PDF, unsa na files na nga murag official files na nga murag mandate gikan niya. So, the building official also approves the decisions and orders of the the secretary approves the decisions and orders of the building official. So building official, we will get into it on the next slides. So building official, diba mo na ang murag sila murag i-assign sa secretary on each municipality man. So kintay ang approval na sa mga decisions sa building official, ang secretary mo buhat na on yung ma-overrule na siya by the president. Next is, yeah, mo evaluate, review, approve, and take final action sa mga amendments sa referral codes. Kintay na changes sa mga to referral codes, no? Siya ang mo approve ana or unsa by yung action. Next is prescribe and impose the amount of fees. So siya ang magbuot kung pilay ihat kanang pilay ihapak nimo nga fee ana kintay nagnaa kay gi nasayop sa imo paggama sa building or na kay na sa mga rules bitaw na kay wanna follow. So siya mo impose og ang fees ana ang atong secretary. So he or she also is kanang the appointing bahala sa pag-appoint sa usa ka building official. So ang atong building official dapat na siya separate sa atong municipal engineers and city engineers.
Okay, so moving on sa for, ani section 204, ang secretary dili na sa limited sa yung own power or sa power sa NBCDO, pwede po siya mo secure a professional, technical, scientific, and other services and testing, including testing laboratories. So pwede siya magpa-procure og mga testing lab sa kintahay. Ang atong Bohol, kailangan taog universal testing machines. I think you're familiar with that. Kailangan mo test bito sa atong mga materials, kita ay concrete, money mo test niya. So pwede na mag-procure ang atong secretary para sa atong office. Morgan, alam. So next, also pwede po mo engage and compensate within available appropriation just as consultants. Pwede ang secretary mo hire consultants from Japan or from China or from any other countries. Pwede mo hire ang secretary na para sa well-being sa tong country. So usually good sa kita ang mga DPWH projects kanang adto ta maninguha o mga designers from Japan. So Japan man good kay murag sige na sila kaigo og mga earthquake. So ang mga resilient ang mga structures sila for earthquakes. Mo na nga adto ta kasagaran good mangayo ta og mga advice from Japan. So and I don't know if you're familiar with JICA. So mo na sila ang mga mo provide technical assistance para nato. So next is ang building officials. Okay, building officials is responsible for carrying out the provision of the code in the field as well as the enforcement of orders and decisions. Again, ang building officials kay mura nag mga tao na sa mga pons na sa mga secretary. So ang atong ang kintay ang tabilaran na siya usa ka building official. It may be the city engineer, pwede na siya ay mo na siya ang atong building official karon. So may other municipalities or other cities, ang ilang building official kay lahi pud sa atong city engineer na nga na I think that's better, no? Kay kung naa kay kung lahi mo building official o imong city engineer, kana mura bito nga mabahin ilang trabaho. Kay kung imong city engineer o imong municipal engineer ang building official pud medyo bugat-bugat magud ang trabaho nimo. Kay ngano man we will be discussing that on the next slides. So mo ni ang organizational chart sa atong building official. So ang building official na sa assistant, then muhog na sa ADM and legal and ang atong cashier. So ang legal mo na amo sila ang task para sa mga legal involvement sa atong building official, no? Kintay mga may problema sa building permit or unsa ba na. And of course ang cashier ang murag ang bayad og fee siguro or mo bayad og fines na nasa tanan sa cashier maigo o masulod. Okay, basin kini pod ang section 206, basin magamit inyo ni pohon kung maimo mo building officials. Kung gintahay mo aspiring mga building officials sa inyong city or sa inyong municipality, kailangan mo ani. So first, you have to be a Filipino citizen. Next, a duly registered architect or civil engineer, a good standing job from your company nga accredited pod sa atong NBCDO, nga 5 years na siya, 5 years experience sa professional experience in building design and construction. Then you have attended the seminar or workshop about the PD1096 or the IRR, which is conducted by the DPWH. Okay, I hope that's clear. Okay, muna ang mga duties po sa atong building official. So first, he is the code enforcer. Again, siya ang mo enforce a code. O siya mo siya ang responsible ana. So siya mo mandate og sayop ba na pag-process imong building permit or sakto ba na. So next is the town's building supervisor. So dapat magud pod nga atong building official mo po na tigsuroy, no? Mura ba nga mo supervise siya sa mga gigama nga mga buildings. Usap po na siya ang mutabang na mura nag overall engineer sa imong city or sa imong municipality. Makatabang unta nato na sila igama sa atong mga buildings punpon or sa to sa pag-construct sa atong mga sa houses na to pohon. Next, he evaluates and approves changes. So kintahay mo lukat na ka building permit, unya kin na kay
sa imong plan nga unta na okay na nya na ay kay baguhon na na ipa-approve nimo na dapat una sa atong billing official before applying those changes. Next, ang atong billing official is the annual inspector. So dapat ang atong billing official na sa record on annually sa naunsa na ang mga buildings, naunsa na ang mga structures sa iyang palibot. Okay, so dapat kibaw siya kung kining building kay murag pila na lang katuig maguba, kining building kanang bago pa ni siya kining building kanang kanang dangerous na kining building kay kanang murag yung gabok na bitaw ang ana. So dapat mupasa na report ana ang atong building official. Okay, next is an act on complaint. So upon complaint and after hearing the initiation, kung na yung mga complaint bitaw like the mo action ang atong building official with these actions. First is the non-issuance of a building permit or certificate of occupancy. So kanang building permit mo na kuan mo dyan nimo bitaw before ka mugama sa imong bahay. So murag inspect na una sa building official man dun issuehan ka ng building permit. And after that, dili pa na sure kung maka-occupy pa ka na, mulukat pa ka na o certificate of occupancy para makapuyo na ka sa imong balay. Next is the issuance of work stoppage order. Ang work stoppage order, mura rana ang kanang hintay nakakita ni gud ang building official nga na kay na naligsan nga balaod sa National Building Code. So pwede siya mo issue an work stoppage order. Okay, or kini discontinuance of the use or vacancy of the building pod, pwede po na mo declare sana. Next is the declaration of a building as dangerous. So kung ma-declare na imo building nga hadlok na siya or as dangerous na, ipahawaon gyud mo by evacuate mo na sa building official na to. So pwede siya mo hatag og balaod na or memorandum ana. Next is the imposition of appropriate fines and penalties. Of course, kanang muna na sila, kintay na ibayro nun kay tungod na lagi na kinaligsan nga balaod, dapat yung kamubayad sa fines or penalties, ana. Moving on, sa other duty niya, ang quarterly situational report. So, sa mga building nga gipanggama or ongoing construction, ana, or proposed public construction, ana, dapat mo pasa pag quarterly situational report ang atong building official. So mura na nga mura unsay panghitabo na bitaw every quarter, so 4 times a year unsay nahitabo na sa building, unsay nahitabo sa proposal ani nga building, so matukuron ba ni or dili ba, or asa na managi ani na human na ba ang pangabilyada, na human na ang kolumna mo na ang ato i-submit sa situational report as building official. And lastly, ang other duties, he or she would undertake such other duties and tasks that may be as that is assigned by the secretary from time to time also. Okay, so section 208 is the fees. So muna yung fees note, the secretary through memorandum circulars shall prescribe the rates of fees and formulate the guidelines in the position of collection of fees. So na naman ani no ang fees, ma-explain na siya further on sa itong discussion. So pero dili pa ni nga part, so more sa part 2 na na ma-discuss ang fees. So nanay fees daan, so kana lang mupasa og memorandum circular ang atong secretary, hintay man nay mausob, hintay nay mausob sa fee unsa ba na kailan mo pasa siya na. Okay, sa atong fee pod 20% ana kay makuha sa office sa billing official, ang 80% mahamatag sa fund sa itong respective city or municipality. And of course, ang atong billing official dapat na sa permanent record and accurate na sa accounting sa mga amounts yung makuha niya from fees and other charges nga nakolekta niya from the buildings. Okay. So again, pero natin exemption, no? Ang exemption para ani sa paglukat o billing permit or sa paglukat sa ay para sa penalty sa mga fees, muna siya ang mga traditional indigenous family dwellings or muna siya ang mga bahay kubo, mga buildings or mga structures nga less than 15,000 ang paggama. Para nako medyo gamay na kayo ni 15,000 gani, dapat i-raise up ni nila ni 230 siguro kay ang mga materials po doon nagkamahal. So this law kay murag doon sa pag-uni 2005, medyo barato pa kayo materials, unta nga mausob po ni fee. So again, muna ang mga traditional indigenous family dwellings yung na-exempt ano. Okay, muna mention naman ni ganyan, no? The use of income from fees. So ang atong billing official,
ang atong collection from the billing official, 80% lagi na madung sa share for the local government, and ang 20% share for the national government. National government mo na ang DPWH, mo na ang tax yun para sa gaa na to or sa mga bitong ang gaa kay murag General Appropriations Act, mo na ang project sa whole Philippines, so pwede makatabang na ang fees ana. Okay, lastly, ang atong mo ni ang last nga slide siguro, so mo ni implementing rules and regulations. So in the implementation of provision of the code and its IRR, the secretary would again formulate necessary rules and regulations, adapt design and construction standards and criteria for other building and other structures and buildings, and such standards, rules and regulations shall take effect after their publication once a week for 3 consecutive weeks. So mention lang ani kung kintahay na ibago ng ang secretary bitaw sa code nga dapat kanang i-publicize na siya. So kung tahay na asa bago nga buhaton, dapat ay bago nga ang fees kintahay na bago nga impose nga fee ang atong secretary. So dapat i-publicize na siya, ipaagi nag newspaper, no. So ang dapat lang kay ang publication would be once a week for 3 consecutive weeks. So para nga ma-impose na niya nga rules and regulation. Okay? So I think that's all para sa part 1 sa tong National Building Code. So I hope nakasabot ra mo. Wala ko kayo na paspas or paspas ra kayo. Unsay wala man mo.